Hi everybody! Welcome back to my channel. Pag-uusapan naman natin ngayon ang isang online loan app na ang lakas ng kapit mga bes. Ilang beses na siyang nawala sa Play Store. Most of you thought, tinanggal na. Yung loan app na to ay si Digido na dating si RoboCash. So, pagbalik ba ni Digido, naging mas better ba siya than before? Ito yung pag-uusapan natin sa video na to. So, please keep watching. Everybody, welcome back to my channel. So, pag-uusapan natin si Digido today. Please take note that this video is not sponsored and it is based on my personal experience. So, tagal na ako guys may Digido. Years ago pa yung dating si RoboCash pa siya. So, ilang beses na rin natanggal tong si RoboCash sa Google Play Store ha. Nung natanggal siya, bumalik siya yung pangalan niya ay si Digido. But it's the same old app pa rin. Ngunit, bumaba lang konti yung kanyang interest ay mga maganda bang nangyari ever since na nawala siya at bumalik. Kaya yun, nag-try ulit akong mag-loan kay Digido. And by the way guys, because this video focuses on those na meron ng account kay Digido, mapupunta tayo kaagad dun sa process ng pag-re-loan. Kung gusto nyo makita yung step-by-step process, ano ba mag-apply kay Digido, just check my previous videos. The links are in the description box below. From time to time pala si Digido magsisend sa'yo ng email, magte-text sa'yo, nasabi approved na daw yung loan mo, maaari kang makakakuha ng 25,000 pesos at maaari mong bayaran sa loob ng 180 days. But huwag kayong maniwala kaagad dyan. It depends on the system tsaka sa background, sa history nyo with the app. But before we continue to the dashboard ni Digido, let me just go through the basic things about Digido na kailangan nyong malaman. Yung mga eligibility niya, basic eligibility requirements are 21 to 70 years old yung pwedeng gumamit ng Digido. Dapat employed and then selected professional. So kung nagtatanggap ka ng remittance, okay lang yan, pwede ka parang kay Digido. And dapat Filipino residence lang. Kung kapag first time mo kay Digido, mag-o-offer po siya ng 0% interest daw. Pero the term, yung term ng loan is usually very, very short, 7 days. And then, mababa rin yung amount na i-o-offer niya sa'yo initially. Eventually, tataas yan. But of course, watch this video para mas kilala nyo si Digido in terms of interest tsaka mga service. So let's continue. So, pinag-login niya ako. Kailangan ilagay mo yung phone number mo. So, tapos, magpapadala po siya ng OTP. Ikiklik mo yung confirm para mapunta ka dun sa dashboard niya. Pagdating mo sa dashboard, syempre, lalabas yung 25,000 pesos daw yung pwede mong utangin. At huwag kayong maniwala yan dyan, bes. Sa huli, malalaman nyo kung magkano lang talaga yung offer niya sa'yo. So, just click take a new loan para magpatuloy. And then, lalabas to yung kanyang window kung saan ipapakita niya sa'yo yung agreement na yan. So, hihingi siya ng access sa mga social accounts mo, geolocation, device data and access, installed apps. And doon may privacy policy din siya na pwede mong i-click para ma-review. Kung payag ka, nabigyan mo siya ng access, i-click mo yung I agree. Lalabas kung saan mo raw ipapadala yung amount na ilo-loan kung sakaling ma-approve ka. So there are two main choices, yung bank account. Syempre, may mga list of banks na tanggap sa kay Digido. Or pwede mo rin gamitin yung e-wallet mo. Yung lalabas na yung dashboard kung saan makikita mo na yung offer niya. Sabi ko sa inyo, hindi po 25,000. Sa tagal-tagal mo na guys may account kay Digido, never pa ako nagkaroon ng 25,000 pesos na offer dito sa app mismo. Doon lang talaga ako until sa 11,500. So, kung medyo matagal-tagal ka na kay Digido, meron kang terms sa pagpipilian, 7 days, 14 days, 21 days, and 30 days. And then, further below, nakikita mo na, syempre, kapag, depending on the date, number of days na pipiliin mo na bayaran mo yung loan mo, makikita mo yung date kung when mag-due yung loan mo. At saka yung first minimum payment amount. So, yan guys, actually is the interest niya sa buong loan term mo. Daily po kasi yung interest niya. For example, maglo-loan ka ng 11,500 sa 14 days na yan, yung interest niya actually is 2,576. Sa due date, kung susundin mo yung 14 days na due date, yung babayaran mo is yung principal plus the interest, yung total mong ibabalik kay Digido is 14,076. Kaya guys, itong si Digido dapat pang petsa de peligro lang talaga at dapat naiintindihan mo yung loan. Considering na ang taas-taas ng interest niya guys, kaya dapat pinag-iisipan to ng mabuti. So meron siyang processing fee na 204. And would you include yung get loan kung nagdadalawang isip kayo? Kasi just imagine how much interest that is. Kapag imagine 14 days lang, ito na yung interest na babayaran mo. Maintindihan natin yung interest, let's bring it down to 1,000 pesos. So, kung uutang ka ng 1,000 pesos at babayaran mo siya sa loob ng 14 days,
makikita mo dito yung kailan mo siya babayaran. Then yung first minimum payment, which I have already mentioned before, interest pa lang yan mga best. So, pagdating ng due date mo, yung babayaran mo is 1,000 na principal, tsaka yung interest na 224. Yung processing fee, dito nag-iba si Digido guys. Kasi na-notice ko, na dati kasi parang fixed yung kanyang processing fee, 150 to 200 pesos. Ngayon, yung processing fee niya is depende na sa amount na uutangin mo. And we'll get to the percentage later. So, dito naman sa 1,000, yung processing fee niya is 60 pesos. So, in terms of processing fee, wala akong masyadong reklamo kay Digido. Yun nga lang yung interest. But the good thing about Digido ngayon is that humaba po yung interest niya kaysa before. Dati, yung interest ni Digido every day was 2%. Ngayon yung interest ni Digido, hindi na 2%. Nasa 1.6% na. So, it's not much, but a little improvement. Okay na rin, but it's not much. Ha, nababaan niya pa rin. 1.6% yung interest ni Digido. Kaya dapat si Digido pang emergency, pinag-iisipan, dapat makapagbayad kapag dating ng due date. Otherwise, sasakit po talaga yung ulo mo dito. Kaya hindi po joke na umutang sa kay Digido. Yung processing fee naman is nasa 6%. Kaya kung uutang ka ng 2,000 pesos, yung processing fee niya, yung ikakaltas niya is 120. It's not bad compared to the other loan apps. Kalahating mawawala dahil yung kalahating yun napupunta sa service fee. So, kung sakali, despite all that, alam mo, naiintindihan mo na mataas yung interest niya, then, i-click mo yung get loan, tapos magpapadala po siya ng OTP, yun yung digital signature mo, bale. So, pag nag-OTP ka na, guys, there's no going back. May utang ka na kay Digido. Kaya, guys, pinag-iisipan to. Ngayon, bumaba. Slight lang. Bumaba ng konti yung kanyang interest. From 2%, naging 1.6. Not really much, but at least, sana, babaan pa nila even more. Advantage of Digido over other apps is because si Digido, most of you guys think na ang pangit ni Digido kasi everyday po tumataas yung interest niya. No, it's not like that. Kung napapansin mo, yung first minimum payment na yan, yun na yung buong mong interest sa term, sa entire term mo. So, kung ang interest niya is 1.6% per day, you multiply it by, say, 7 days or 40 days, yun na yung interest sa buong term mo. Yung kay Digido kasi yung style niya, pinapakita niya, parang ini-everyday niya yung pagdagdag ng interest kasi pinapakita niya sa'yo na kung mas early ka magbabayad, yung interest na babayaran mo ay yun na yun. So, for example, sa 1,000, yung interest niya is nasa 224, for example. Pero kung hindi mo nahihintayin yung 40 days, babayaran mo siya on the 7th day, kalahati lang yung interest na babayaran mo. If you still don't understand that, you can go to my other video kung saan in-explain ko. So, ayan guys, si Digido. Over the last 3 years, talagang, you know, meron akong Digido account, hindi naman masyado impressive yung naging change niya. Meron lang siyang improvement sa mga processing fee at saka sa interest. Dati, yung interest niya is nasa 2%. Ngayon, nasa 1.6 na siya. So, syempre, the longer the term, dahil daily yung interest niya, lalaki rin yung mapupunta sa interest. Yung tinatanong niyo sa akin na pa-extend yung first payment. Yung nangyayari guys, kung mag-i-extend ka, yung babayaran mo is yung interest lang only for that month. And then yung principal mo, mai-extend na naman yung due date mo, pero at the same time, magkakaroon naman siya ulit ng interest. Kaya pa, yung parang ini-extend mo lang siya, and in the process, yung interest yung binabayaran. For me, personal opinion ko is that, okay naman si Digido for as long as naiintindihan mo kung yung terms. Tapos nakakabayad ka on due date. I've been using it for 3 years now. Para sa akin, for as long as nababayaran siya, hindi naman siya ganun talaga kasakit sa ulo. Kaya dapat iniintindi yung terms, yung loan terms, yung privacy policy niya. Kung hindi mo yan ma-meet, yun, sakit yung ulo mo guys. And that is what we're trying to avoid here. Prevention is always better than cure. So I really hope you learned something from this video. Again, kung hindi ka pa subscribe to my channel and then leave this video a like. Kung meron mga ako nakalimutang banggitin, dalhin nyo lang sa comment section and I will see you on my next. Thank you.